masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa magre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang ETUlay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang ETUlay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating ETUlay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Klase sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng ETUlay ang ating Alive Program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong IELTS Program at SPED Tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9 ng umaga hanggang 7 ng gabi ang ating ETUlay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. ETUlay natin ito, Sulong Edukalidad! Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Magandang umaga, Tutor Martin. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ayan. Ayan po. Magandang umaga po sa ating mga viewers sa umagang ito. Atin pong i-shout out si, how do you pronounce it? Yana o Lana? Yana May B. Maralit, grade 8 from Flores, Mil Flores, from Godofredo Reyes Senior National High School. Oh, from SDO Camarines Sur. Hello, good morning. Hello po sa inyo. Good morning. Malayuan, tutor. Yes, talaga. Tayo ay naglalayag na sa buong Pilipinas at sana nakakatulong yung mga ginagawa po natin na tutorial live na ginagawa natin every Tuesday. Actually, every day kasi yung ibang mga subjects, every day, nandyan. So, patuloy po tayong sumabay-bay sa ating mga lesson and para tayo ay matulungan na magawa ng maayos at maunawaan, syempre, yung mga lessons na ating inaaral kada araw. Lahat po ng levels yan. So, sa ating pong Music 8, para sa araw na to, tayo po ay magpapatuloy sa ating discussion. Tutor Martin?
Yes po, Tutor Diana. And kung titignan nga po natin, no, this is our last meeting for the third quarter, Tutor. Yes, Tutor. So napakabilis ng panahon, napakabilis ng meetings, and konting pikit na lang natin, malapit ng magbakasyon. At masaya naman po tayo na isipin na kahit pa paano nakakatulong tayo sa kanilang mga aralin. Lalo na po kung meron silang mga questions or katanungan sa kanilang mga lessons. E narito po ang ETUlay para sagutin ang kanilang mga inquiries at katanungan at mag-enjoy sa mga activity na may experience po nila dito. Yes po, Tutor? Kaya naman po, proceed na po ba tayo, Tutor? So, yes, Tutor. For our third quarter topic, so ang pinaka-topic po natin is evaluate music and music performances. So nandito na po tayo sa point wherein we're going to evaluate different music styles and sample music from South Asia and the Middle East. So, ayun po, Tutor. That's right, Tutor Martin. So, sa panahong ito o sa araw na ito, we will try to evaluate. Ibig sabihin, application na ito ng ating natutunan from the past weeks na nag-aral tayo. At sana ay alam natin kung paano mag-evaluate kasi noong mga nakaraan, napag-usapan na natin paano nga ba natin i-evaluate ang music. Ano yung mga element of music na ginagamit sa paggawa ng musika? At from there, doon natin pag-aaralan, uunawain, at i-apply yung ating evaluation, sa ating evaluation ngayong araw na to. Yung mga elemento ng musika na ating napag-usapan nung nakaraan, doon po tayo magbabase. So, ibig sabihin, kapag po nagawa natin ito, na ang evaluation na ito, ibig sabihin, may natutunan po tayo nung mga nakaraang linggo. At dahil po dyan, tayo po ay magpapatuloy, Tutor Martin. Ayun po, Tutor. So, bago tayo dumako, okay na tayo sa Facebook, meron na tayong viewers. Pero bago po yun, hello po Sir Joa from SDO Bulacan. Shout out po sa inyo. Salamat po sa suporta. Po. And of good course... din po for Aaron Dashan. Good morning. Watching from Godofredo Reyes Senior National High School. Magandang yes. Umaga. And also to... From Camarines Sur pa yan, ma'am. Yes. Christopher. And Christopher Andrew S. Respicio. From... SDO Ingod Ramona. Opo. Yeah. So, yung mga loyal viewers po natin, Tutor. Maraming salamat po, viewers. At sana ay huwag kayong matawa na manood. At dahil dyan, magpapatuloy na tayo sa ating pag-aaralan. Ngayong umaga, samahan niyo po kami para sa ating pagpatuloy. At para po sa ating most essential learning competencies, una po, perform music from South Asia and the Middle East with own accompaniment. And second is evaluate music and music performances using guided rubrics applying knowledge of musical elements and style. Ayun po. So, Tutor, inaasahan po natin na sabayan tayo nitong mga viewers natin sa pag-awit at sa pag-analyze po ng mga songs from the South Asia and the Middle East. Kasi mas maganda po talaga na na-experience natin ang ating pinag-aaralan. Because it gives us the learning na matututunan natin at madaling mag-sink in sa ating mga isipan. So, that's proceed po tayo. Apo. So, ang topic po natin, Tutor, is about South Central and West Asian music. Yung under po ng topic natin is evaluation po ng mga performance ng mga musika ng bawat bansa na kabilang sa South Central and sa Middle East kung tawagin po natin. So that's ayun right, po. Sir. Ayan, tayo po ay magpapatuloy na. Shout out ulit sa mga bagong dating ay kay Marniel, kay Lustre Ramos from Santa Lucia National High School, SDO Bulacan. Maraming salamat. Okay, hello ay, po. Patuloy na pag subaybay. Gayon din kay Kalumpit Bulacan po yan. Yes, Lea De Vera from Ramon National High School. Ayan, from Isabela. At tayo po ay magpapatuloy na sa ating discussion. See, comment down nyo lang po yung mga question nyo kung may tanong or kung may naunawaan, sige lang po, i-comment nyo lamang po. At kung may activity po na gagawin, please comment down. Huwag po kayong matakot, huwag po kayong mahiya. Just go on. Mag-participate lang po tayo ng maayos dito sa ating
activity at pag-aaral sa umagang ito. Tutor Martin? Okay po. So, let's proceed now, tutor. So, for the review, so last meeting, diniscuss na natin itong musical elements and style. Pero syempre, para ma-refresh yung minds natin dahil dalawang linggo rin ang nakaraan, at para magamit dahil basically itong musical elements and style are important para po ma-analyze at ma-evaluate natin yung mga performances sample ng mga music ng South, Central, and West Asia. So, kaya naman po, padadaanan lang natin siya ng kaunti bago tayo mag-proceed sa ating susunod na part ng ating discussion for today. So, for the first one, so, first element natin is rhythm. So, it is the flow of or movement of sound through time. So, usual material po na tinitignan natin is yung beats per measure at kung ilan ang nakaka-receive ng one beat. And every measure na dinidictate siya depending on the time signature. So, in this case, nakikita po natin yung 3-4 time signature. So, sa 3-4 time signature, tatlong beat sa isang measure. And it varies depending on the time signature that we're going to use, whether it's 2-4 or 4-4 time signature. Okay, so parang review lang natin yung last meeting we're in. Inisa-isa po natin yung mga notes and pinaghiwalay-hiwalay po natin siya per measure. So, Tutor Diana, next po. Okay, so for second element that we are discussing, meron tayong pitch na tinatawag. Ano nga ba yung pitch? Of course, katulad ng pinag-usapan natin, in music, the pitch of a note means how high or how low the note is. So, example tayo dyan, that is in 2-4 time signature, the lower and the higher pitch. Ibig sabihin, ito yung tono ng ating nota na ginagamit. Kasi kanina, nakita natin yung rhythm. Diba? Yung rhythm, yung takbo ng nota. Ito naman, yung tono ng nota. Okay? So, ayun po ang ating tinatawag na pitch. Next is, we okay also po. Have... So, we have the dynamics that refers to the volume of a sound or the note, whether it's loud or soft. So, usually, ang ginagamit po natin na chart dito is here, the music dynamics chart to identify kung ano po yung malakas or pinakamalakas and yung mahina or sa pinakamahina. So, kadalasan po yung mga symbols na to ay nakikita po natin sa mga musical pieces to simplify kung ano pong part ng measure yung mahina or kung ano yung malakas. Pero kadalasan, pwede natin gamitin in terms of analysis and evaluation is yung mga English terms natin dito tulad ng moderately soft, moderate loud, loud, very loud, or very soft. So these are the terms that we are going to use. So tandaan nyo po yung mga terms na yan at huwag po natin kakalimutan para pag nag-analyze po tayo maya-maya lamang, eh maintindihan po natin kung ano yung mga dapat na i-indicate natin. So ayun po. Next right. po tayo. Nakatuwa yung mga viewers natin kasi sumasagot sila. So, pang-apat dun sa element na gusto nating i-review is the style. Ano ba yung style? It refers on how music is played or expected to sound. So, ito yung mga style na examples na ating pinag-usapan nung nakaraan. First, we have pop music. Next is jazz, country music, folk music, hip-hop, pop rock, classical, and many more. Marami pa po yung mga musical styles na ginagamit natin. At yan po yung ina-apply natin sa ating mga awitin na kinakanta. Depende kung paano natin siya gustong marinig. Kasi di ba uso ngayon yung mga pag-revive ng mga kanta. So dahil dyan, ito yung mga example ng styles na pwede nating magamit. Okay, tayo po patuloy. Okay po. So the next one is the form, which is the overall structure and organization of a musical compositions. Those are usually yung mga patterns ng mga songs depending on the parts ng bawat kanta. Madali natin siya ma-distinguish halimbawa sa mga simpleng songs na napakikinigan natin sa araw-araw. Merong mga parts ng chorus, merong parts ng refrain, may parts ng bridge. Okay, so to distinguish those parts,
as we going outline these particular parts, doon mabubuo po yung form or yung structure ng isang composition. So hindi lang naman po siya doon sa mga songs na pinakikinggan natin ngayon. Even in other songs na mahaba, as far as we remember yung mga classical music, meron yang mga iba't ibang parts, whether it's in the beginning or in the middle part or in the end. Meron siyang mga terms na ginagamit. But for now, hindi muna natin pag-uusapan yon since we're up into something more important. So let's proceed na to our next element. Okay. Ayun po. Our next element, we have harmony and texture. So pinagsama na siya. Kinds of texture in music, we have the monophonic. Ano nga ba yung monophonic? Ito yung isa sa common na ginagamit. Kapag sinabi natin monophonic, it is a single melody without any accompaniment. So, ibig sabihin ito, isa lamang yung tono. So, ano siya? Independent melody. Okay? For number two, we also have homophonic. Ano naman yung homophonic? A single melody with accompaniment like guitar or piano, or pwede rin siya na two independent melodies. Okay? Pwede pong, for example, single or independent melody plus accompaniment of any kind of instrument. It can be guitar or piano, as I've said earlier, or it can also be two independent melodies. Ibig sabihin, yung common term na ginagamit ng karamihan, yung may second voice. Yung main melody, tapos may second voice na tinatawag. Next to that is, we also have a polyphonic texture. This contains two or more independent melodies or musical lines, which means many sounds. Ibig sabihin, pwede tatlo or higit pa. Pwedeng tatlong independent melodies or more, or pwedeng tatlong independent melodies plus the accompaniment. Okay? So, ganun siya, ganun natin siya nakikita. At yun ang polyphonic texture. So, inuulit ko, we have the monophonic. Mono means one. And we have homo or homophonic. And polyphonic means many. Okay, so tandaan po natin yan kasi yan po ay magagamit natin sa ating pag-a-analyze. At ito po ay nakakatulong sa ating paggawa ng musika. Or for example, kumanta tayo at natutunan natin kung paano gamitin yung tenga natin, we can also harmonize with other singers. Okay, so let's move. Okay po, tutor. So for now, so, dito na tayo papasok dito sa ating evaluation wherein we're going to analyze the two songs that we're going to listen first, and then after that, we'll analyze the elements, and tulungan niyo po sana kami na mag-analyze kung ano yung mga papasok dun sa bawat elemento ng musika. But before that, for the directions, so of course, number one, listen to the melody of the songs, then describe the musical elements used. Bakit po ba natin ginagawa ito, Tutor Diana? Ang dami-dami namang dapat gawin. Why do we need to analyze? Why do we need to evaluate different performances? So, malaking tulong po itong pag-analyze at pag-evaluate natin sa bawat musika para maintindihan po natin kung para saan ba ginagamit ng mga elemento na ito. And at the same time, how are we going to use it once gumawa na tayo ng sarili nating mga awitin and compositions. Okay. Yan po, tutor. And also, hindi lang, kasi minsan, iniisip natin, abang pakialam namin dyan sa mga elements na yan. But alam nyo, di ba, lahat naman tayo, kahit naglalaba, pag nasa bahay, naglilinis ng bahay, naririnig natin yung music and we tend to listen every time. Mas gusto natin nakikinig at na-appreciate natin yon. So yung pag-a-analyze natin, yung the elements of music, ay nakakatulong for our appreciation as well. Diba? Kapag may mga voicing or mga tinatawag natin na harmonization sa music, papakinggan natin, natutuwa tayo, and yung emotion natin na kumbaga ay kumakapit dun sa kanta na pinapakinggan natin. So, kahit as early as today, na grade 8 pa lamang kayo, if you learn how to analyze this music, you would be able to appreciate yung mga kinakanta ninyo. Tandaan natin, hindi pwede na parang sa palagay mo sa ngayon ay walang halaga sa'yo, ay wala na talaga siyang halaga. There will come a time na yung mga bagay na akala mo ay dapat ay hindi na pinag-aaralan kasi parang aaling ko ba yan? Pero
you will learn to appreciate. Kaya kailangan nating ma-experience. Kailangan natin siyang pakinggan, kailangan natin siyang pag-aralan, kailangan natin siyang i-evaluate kasi darating yung time na ma-appreciate na, ah, ganun pala yun. Kaya pala ganun yung tunog, di ba? Kahit hindi tayo musician, merong mga tao na ako'y kilala personally na hindi sila musician, they cannot sing. They cannot play any kind of instrument, but they love listening to music and they really appreciate these kinds of music. Kung ano man yung genre na gusto nilang pakinggan, they really appreciate it. Pag pinapa-explain ko, bakit mo gusto? Kasi ika yung tunog na yun, no? Parang ang ganda sa tenga, ang sarap pakinggan. So, as early as today, learn how to appreciate it. And you can only appreciate this if you experience this. Kaya kailangan, pakinggan natin, subukan natin kantahin, and this is when you will learn how to appreciate. Okay. Ayun po. Real talk na. So, medyo may hugot ng konti, no? Yes. Pero importante kasi talaga na kahit sabihin natin, ano pang subject yan? Minsan iisip natin, halimbawa, sa ibang subject, ano bang, aanin ko ba yung subject na yan? Hindi ko naman yan gagamitin kasi ito naman yung gusto kong kurso. Somehow, in some other ways, in some other time, magagamit niya siya. So better, enjoy the moment. Kahit nahihirapan kayo, kahit nalilito, enjoy the moment kasi for sure, may mapupulot at may matututunan kayo dito. Okay, let's continue. Okay po. So for our first song, naparinig na natin sa last meeting pero hindi natin siya masyado na-analyze. Pero ngayon, pakinggan natin siya ulit at i-analyze natin siya. So the title is Haida. It's a traditional Jewish song that can be performed as a canon or round. So round is a type of texture na discuss po natin kanina sa review, and kayo na po bahalang maghanap kung ano yung papasok po dito sa ating song. So this is the sample of the musical piece and this is the video. Let's hear. Meron na po, tutor. Okay po, Tutor Diana, medyo inigsiyan lang po natin since that's the element of that particular performance and it's more on a repetitive manner. So, ayun po. So, to analyze po our music, so the title is Haida. So, the elements that we considered is texture, dynamics, and pitch. So, what will be the answer for the texture? Or yung explanation or category na pwede nating mailagay doon sa ating napakinggang music kanina. Tutor? Ayan. So tingnan natin. Ano kaya ang texture ng napakinggan natin? Is it monophonic? Kapag sinabi natin monophonic, inuulit ko po, it is a single independent melody or one independent melody. While homophonic or two independent melodies, and the polyphonic is three or more independent melodies or may accompaniment, okay, with accompaniment. Ayan. So sige nga po, please comment down. Ano kaya narinig ninyo? Is it? Monophonic? Yes, homo or homo poly. Or poly. So let's ask from the viewers kung ano yung kanilang... Yes. Please comment down your answer. Ayun po, may nagsagot na agad, tutor. We have Marniel Kyle. The texture is polyphonic. Ayan. Sige. Ayan. So the texture is
Polyphony, kasi narinig natin, may more than one independent melody, and then there is an accompaniment. So that's correct, polyphonic. Yes. Next is dynamics. Tingnan natin, pakinggan natin, anong kayang dynamics meron sa kantang Haida? Sige nga po, please comment down your answer. So gamitin natin kung very soft po ba siya, soft po ba yung sound, moderately soft ba, moderately loud, loud or very loud. So batay sa pakikinig po natin sa musika kanina, ito po ba ay medyo malakas or sakto lang? Ayan. Okay, sige po. Comment down your answer. Good morning. Watching from Ramon National High School from Molave 8, si Aldrich Sales. Good morning. Sige po, ano ang sagot natin sa dynamics? Please comment down your answer. Don't be afraid. To speak up. Ay, mapala yan. Huwag tayong matakot. Ayun, so may nagsagot sa atin, ma'am. Ayan na si Marniel Kyle Lustre Ramos. Ang kanyang sagot is moderately loud. And same with Chloe Viernes, moderately loud. Tama po ba yun, tutor? Yes, tutor. Yes, apo. Tama po. Sobrang hina. So moderate ang kanyang sound. Moderately loud. Hindi gaano kalakasan, hindi gaano kahinaan. Okay, now yes, let's po. Talk about the pitch of the music. That was heard. Yung narinig ninyo, what can you say about the pitch? So, ang pagpipilian po natin sa pitch is whether high pitch or low pitch. So, it's easy as selecting one category depending on what we hear dun sa music. Ang kagandahan po sa pag-analyze, na-enjoy natin siya. And at the same time, meron tayong mga choices na mapagpipilian agad kung ano yung sa tingin natin na pakinggan natin. Kaya naman po, answer your questions. So, ano po yung pitch? So, comment down below po. Ayan, sige. Ano kaya ang narinig ninyo? Sige, try natin sagutin. Mga bata. Opo. Ayun, may nagsagot na tutor. Ang sagot is high pitch. Tama po ba? Ayan. So tama yung sagot nila, may high pitch and of course, meron din tayong low pitch. So it's a combination of low and high. So it's a combination of high pitch and low pitch. So let's move on to another example. Salamat mga bata kasi alam nyo i-analyze. So that's where your learning starts. Okay? Apo. Kasi na-analyze nyo na ibigin yung knowledge na nakuha nyo during our discussion ay na-i-apply nyo na. So hindi lang siya basta knowledge. Okay? It becomes wisdom. So let us continue with the song Zum Galigali. So Zum Galigali is an example of traditional Hebrew folk song from Israel relating to work. Its rhythm and beat help people work as they sing. So, ayan. So, let's parang ano siya? Opo, parang magtanim ay dibiro to na tutor sa mga magsasaka natin. Folk song of the Philippines. Yeah, Philippines. Opo. Correct po, tutor. Ayan, let's continue. Ayan po. Zoom, 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 z
Ayun po, tutor. So narinig siguro natin, yun, napakalino naman ng mga elements, no? Pag pinakinggan mo, dahil alam naman natin yung meaning ng bawat isang element. So, una, yung tempo niya. What can we say about the tempo? Sige, bilisan na po natin, no? So, anong masasabi natin sa tempo? Please comment down your answer. Pwede nating sunod-sunod rin. Tempo, dynamics, and pitch. Ilagay na po natin dyan para makita natin ano nga ba yung mga elemento ng musika na very evident doon sa kinanta kanina o sa kanta na example ng songs from Israel na napakinggan natin. Actually, tutor, sa version na napakinggan natin, meron pang isa na nagamit natin na element plus yung sa Haida na pwede nating mailagay dito. So, yes. That the term is what element? Yung sinasabi nating texture. So, kasi parang merong similarities po yung tunog ni Sumgaligale kay Haida dahil may konting similarity sila in their way kung paano kinanta yung performance. Oh, ayan. So yung tempo natin, ayan, sige, let's move. Ayan, so the tempo is moderate, di ba? Zungali gali gali. So yung commonly pag sinabi nating moderate tempo, yung walking tempo, zungali gali. So that's a walking tempo. So we can say that it is in moderate tempo. How about the dynamics? Is it loud? Is it soft? What dynamics was used? Ayan, very good. May sumagot ng ating tempo. And then, how about the dynamics itself? Ano yung dynamics? Malakas ba? Mahina ba? Also, the pitch. Ang pitch ba ay mataas o mababa? Okay. Sige po. Ayan. Siyempre, yung internet connection natin, yung connectivity ng bawat isa, magkakaiba, no? Kaya yes, siguro, pasok ng kanilang comments, medyo hindi tayo nagkakasabay. But then again, let us continue with the dynamics itself. Ano nga ba yung dynamics na meron tayo? Zoom, gali, gali, zoom. Okay. So, tutor, we can say that the dynamics is? Ayan po. So, medyo softer siya sa simula, pero meron siyang part na medyo loud or moderately loud ng palakas ng palakas ng buong. That's okay. Right. And of course, the pitch is low. Low pitch. Low. Yes po. Gali, zoom, gali. Ayan. So that's right. So ayan po ang ating zoom, gali, gali as an example, one of the examples that we have. So let us continue with some questions. Sagutin lang po natin ang ilang mga tanong regarding po sa ating lesson for today before we end our discussion. Okay? Okay po. So, konti lang naman na po ito. So, mabilisan lang po tayo, tutor, no? So, for number one, yes, it is an Israeli folk song that talks about the hard work of both men and women in the community. So, what is the answer? Is it Haida or Zoom Gali Gali? Okay po. Sige po. Sagot lang tayo. Okay. Medyo delay lang siguro tayo ng mga ilang minutes sa kanila sa live na tutor. Siguro na. Kasi ngayon pa lang lumalabas yung mga answers nila for the pitch. Opo. But of course, kahit na ganun, at least meron tayong mga inputs na naibibigay at natututunan nila. So, i-reveal na po ba natin yung answers, tutor? Let's read the answer. Okay po. For the answer number one, we have Zoom Gali Gali. Very good, Christopher. Thank you for your answer. Opo, next tayo. Next question. Tutor, it is the overall structure and organization of the musical composition. This is the form or texture. Ayan po. So, ano kaya ang tamang sagot? Ayan. Okay po. Reveal na rin po ba natin, tutor? Yes, tutor. Reveal na po natin ang ating okay, sagot. The answer is form. Next is okay. Number three, bilisan na lang po siguro natin. Number three, it is a kind of musical texture with a single musical line
and with any accompaniment? Is it mono or hetero? Monophonic or heterophonic? So from the word itself, nandun na siya, ma'am. Yes. Single, musical single line. Is it mono or hetero? Opo. Monophonic or heterophonic? Okay. So the answer is, let's reveal the answer, tutor. Ayan. Ayun po. Pag sinabi natin mono, mono means one. And then next is? Number four. It is a texture of music, texture in music that uses musical instrument like guitar, ukulele, or piano as accompaniment. Ano po yan? It is texture of music that uses musical instrument like guitar, ukulele, or piano as an accompaniment. So, hindi naman po siya mono kasi hindi naman siya single. Ayan. So, reveal po. Let's reveal the answer. Ayan. We have the homophonic. Phonic. Next, sir. Okay po. Ibigay na po natin as last question, tutor. Yes po. So, okay, for our last question, it refers to the various layers of sound heard all at the same time. Is it texture or is it dynamics? Oh po. Texture, so, ano kaya ang sagot? Sige, so, let's reveal the answer. Apo, the answer is texture. Okay, that's very good. Thank you. Apo. Viewers. Ayan. For your thank you very much participation. Apo, isang mapagpalang umaga po ito at medyo hiningal tayo. Pero inabol natin dahil nahihiya na po tayo kay Tutor Annette at kay Tutor Walker. Pero ayun po, isang napakagandang experience po na matapos natin ang third quarter na masaya at marami tayong natutunan sa ating mga question. Tutor Diana? Thank you so much everyone. Thank you to Tutor Martin sa isa na namang quarter na tayo ay nagsama-sama, no? This has been Tutor Diana from SDO Cavite Province and we have... This is Tutor Martin from SDO Valenzuela. Tayo na po tumawid sa arts from music, papunta sa arts kay Tutor Walter and Tutor Annette. Hanggang sa muli! Alright! Good morning and have a great Tuesday sa lahat ng ating mga mag-aaral mula sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Maraming salamat kila Tutor Diana and Tutor Martin. Ako, Tutor Annette. Talaga namang napakadaming information na naiintindihan at nalaman natin for today. At bago ang lahat, nako, shout out sa lahat ng mga estudyante nating nanonood mula sa iba't ibang schools division at iba't ibang paaralan. May nanonood mula sa Isabela, may nanonood from National Ramon National High School. Ayan, at patuloy silang nakatutok, Tutor Annette. Ayan, Tutor Annette, naka-mute po ang inyong microphone. And pagpasensya niyo na yung kulay ko ngayon dahil medyo nasunog ang Tutor Walter. Ayan. Okay, good morning. Naririnig na ako. Ayan. Yes po. Good morning, students. Good morning, Tutor Walter. I hope, kumusta ka na? Okay. So I hope okay na okay ka. Eh, kasi alam ko masaya yung iyong weekend. Okay, yes. Good morning, Tutor. So... isa na namang umaga ng pag-aaral ng mga bagong aralin sa ating Arts 8 ngayon. So patuloy po kayo nakatutok para kayo ay aming matulungan sa inyong mga lesson sa ating Arts 8 ngayong umaga. Okay? Ako po si Tutor Annette mula sa SDO Las Piñas kasama ang napaka-lively at masayahing si... Tutor Walter. Okay, so start na po tayo. Okay, so ang reference natin ay mula sa Module 10 sa Quarter 3 sa Southwest and Central Asian Arts, which is the commonalities and differences. So kasi yan yung ating topic ngayon sa pag-aaralan natin ngayong umaga, kung ano ang similarity or commonality and differences ng arts and craft ng South, West and Central Asia sa arts and craft ng Philippines. Okay, so may mga halimbawa tayo na ipapakita sa kanila ngayong umaga, Tutor Walter, para makita nila kung ano yung mga meron sa South, Central and West Asia na meron din tayo dito sa ating bansa sa Pilipinas. Okay, pero bago 'yon, ito muna yung ating learning target ngayong umaga, which is
show the commonalities and differences of the cultures of the South Asian, West Asian, and Central Asian countries in relation to Philippine culture. Katulad nung binanggit ko kanina. Okay? So, bago tayo magsimula sa topic natin, Tutor Walter, i-review muna natin. Mag-pretest muna tayo. So, kayo na po ang mag-pretest. Tutor. All right. Thank you so much, Tutor Annette, at sa lahat ng ating mga nanonood na mag-aaral, teachers and parents. So let's proceed now to our pretest, no? Patungkol yan sa commonalities and differences of the cultures na tatalakay natin ngayong umaga. So directions, all you have to do is to choose the correct answer. Number one, ito daw ay hand-woven mat na produced in base. Some are usually used for sleeping and sitting. No, makikita sa larawan, ano, kadalasan ginagamit ito natin, no? Lalo na kapag matutulog o kaya naman kapag siesta time. A, banig. B, Persian carpet. C, woven fabric. Or letter D, wall hangings. Nako, dito Tutor Annette, marami nang Yes, may mga nakikita na akong tama ang kanilang mga sagot. Okay, so tingnan natin kung tama ang answer nila. So, all right, the answer correct answer is, for number one is? Banig. All right, very okay, so, good. Letter A. A. Banig. Okay, go. All right. Punta tayo sa number two, Tutor Walter. All right, number two, rock art from Central Asia. So, ito daw ay rock art mula sa Central Asia. A, petroglyphs of Kazakhstan. B, angono petroglyphs. C, wood carving. Or letter D, wall hangings. So, tumatalaki daw ito sa rock art from Central Asia. Ano kaya ang sagot for number two? Okay, so students, type in your answer sa comment section natin. So, ang ating answer is, i-reveal na ba natin, Tutor? So, yung ating tutor, answer ay? Letter A. Petroglyphs of Kazakhstan. All right. Okay. Next, number three. Okay, punta tayo sa number three, Tutor. Trenet, number three. Ako naman. Homespun silk fabric of Turkmenistan. So, anong tawag doon sa homespun fabric? Ito ba ay A, inabel, B, keteni, C, malong, or D, pinya fabric? Oh, students, ano daw yung homespun silk fabric na galing sa Turkmenistan? Okay. So, medyo abangan pa natin ang sagot ng mga estudyante natin. So, ang tamang sagot ay letter B. Okay? Keteni. Keteni. Next. Oo. Alright. Number four. Alam mo, Tutor Annette, natutuwa yung ating mga tutors for today. Oh. Sabi nila sa comment section, you know, tama. Oo nga. Sabi ni Beverly, nakatama siya ng sagot. Okay, sa so number all three, right, tumama ba sa sagot? Mukhang may mga tumama, meron din naman ano. May tumama okay. Po, Tutor Annette. Okay, si Marielle. Okay. And Beverly. Saka si Beverly. All right, next. We go to number four, the preserver and protector of the universe. So, sa Hindu mythology naman to. Okay, so siya ba ay si A, Brahma, B, Shiva, C, si Vishnu, or D, si Bathala? Okay, so siya daw ang tinatawag na the preserver and protector of the universe. So, ano kaya ang tamang sagot? So, let's see. The correct answer is C, Vishnu. Vishnu. Okay. All right. Okay, so number five, Tutor, ano yung number five question? All right, let's move on to number five. A large wrap around tubular garment used by the Maranao and Maguindanao from southern Philippines. A large wrap around tubular garment used by the Maranao and Maguindanao from southern Philippines. So ano daw to? A, keteni, B, malong, C, tinalak, or letter D, sheer duck. No? Okay. So, ang correct answer po natin ay letter is... Yan. So, tama si Christopher. Okay. So, letter B, malong. Okay. So, yun po yung... So, yung pretest natin. So, let's proceed sa ating main topic, which is yung commonalities and differences. So, mag-start tayo sa South Asia, specifically sa India, which is comparison between the Hindu and Philippine mythology. So,
students and tutors sa Tutor Walter, sa Hindu and Philippine mythology, uso yung sa kanila when it comes to ancient religions and mythology, the Trinitarian concept placed the three gods in separate bodies and gave them different functions. Okay, so ito yung Hindu mythology, they have the three primary gods. So Vishnu, Shiva, and Brahma. Samantalang, kung i-compare natin, sa Philippine mythology, meron tayong character na Bathala, Amansinaya, and Amihan. Okay, so tatalakayin natin briefly itong mga characteristics ng bawat isa. So sa Hindu mythology, meron silang character or god that they call the Brahma. Okay? He is referred to as the creator. So, ito yung function niya. So, siya yung creator of the universe and all beings in Hindu mythology. So, he's the first god in the Hindu Trimurti or Trinity. Okay? So, katulad nung na-discuss natin last time, di ba? Sabi, pag gods and goddesses sa Hindu mythology, para ma-distinguish sila sa tao, they usually have a lot of heads, okay? Or multiple heads or multiple hands. Katulad nakikita natin dyan sa picture. Okay. Sunod naman ay si Shiva. So kung si Brahma ay the creator, si Shiva naman ang function niya ay the destroyer. Okay. So because Hindus believe his powers of destruction and recreation are used even now to destroy illusions and imperfections. Yung description nila kay Shiva. So the third god naman nila or character or sa kanilang Hindu Trinity is Vishnu. Siya naman yung preserver, okay, within the Hindu Trinity. So, Trimurti. So, siya yung protector of the universe. He restores the balance of good and evil. So, tutor, punta tayo ngayon sa ano, sa mga characters sa Philippine mythology. So, sige po, Tutor Walter. All right. So, sa Philippine mythology naman, meron po tayong tinatawag na Bathala, no? Or Bathala nga may kapal, no? Bathala reigns supreme in the heavens. So they believe that the supreme deity who created the universe, ayun yung tinatawag nating Bathala, no, dito sa Philippine mythology. And of course, okay, meron tayong Amansinaya, no? Once we say Amansinaya, it is known as the ruler of the sea, no? And she guides the blessed fishermen with fishes and plentiful bounty. So pag sinabi nating Amansinaya, it has something to do with the ocean, with the sea. Siya yung nagbibigay ng maraming isda para sa mga mangingisda, ano? And of course, we have Amihan, no? Depicted as a bird in the Philippine mythology, okay? And the first to inhabit the universe along with Bathala and Amansinaya, okay? Okay, so yun yung ano, commonalities and differences. Commonality, parang may tatlong character. But then differences, they have kanya-kanyang function. May kanya-kanyang function ang mga characters natin kumpara dun sa character sa Hindu mythology. Okay? Alright. Okay, we proceed sa Pakistan. Oh, ito natalaki na natin dati sa mga previous meetings natin, tutor. So, ito yung Pakistani truck and the Philippine jeepney. So, yung commonality nila, parehong merong mga dekorasyon. Okay? So, ano yung Pakistani truck or jingle truck? Tutor? Alright, so pag sinabi natin Pakistani truck or jingle truck, it is a truck or popular form of regional decoration in Pakistan. Makikita nyo naman sa larawan, ano, talaga namang it is full of designs. And it's features floral and patterns and calligraphy. Ayan yung kanilang mga disenyo sa kanilang Pakistani truck or they call it as jingle truck. While in Philippine jeepney or jeep na tinatawag natin dito sa Pilipinas, ano, sikat siya because that's one of our public transportation, no, dito sa Pilipinas. And syempre, meron siyang colorful decorations.
Pero somehow, no, yung decoration ng mga jeep natin dito sa Pilipinas, iba-iba na siya, eh, no? There's no distinctions, eh. Kumbaga parang makikita nyo yung iba, ito something to do with the cartoon characters. Yung iba, makikita nyo ito something to do with the image of Mama Mary, o kaya family picture nila, o di naman kaya ito something to do, katulad na nakikita nyo sa larawan, ito something to do with the name, I think the name of the owner of the jeep, and then yung mga kulay na gusto nilang ilagay. No? A symbol of Philippine culture and art. Ayan yung ating Philippine jeepney. Okay. Thank you, Tutor Walter. Next. Punta na tayo. So, yun yung mga, ano, mga arts and crafts sa South Asia and the Philippines. So, we now proceed to Central Asia and Philippines. This time naman, we will be focusing on their textiles and wood carving. Okay? So, sa Central Asia, they have examples like woodblock printed cloth, the kiteni, and the sherdak. Pero hindi magpapaiwan ng Philippines pagdating sa textiles arts that are rich in color, pattern, and texture. At ito ay makikita natin sa inabel, malong, tinalak, and pinya cloth. Okay? Oo. So, sa woodblock printed cloth of Uzbekistan, ito yung, these are the printing patterns on fabrics, usually linen, cotton, or silk, through incised wooden blocks. So, para itong ini-stamp, di ba parang stampad siya na malaki, yes. na dinidiin yung design, okay, dun sa cloth para magkaroon o lumitaw yung disenyo. So, according to the topic, it is the earliest, simplest, and slowest of all methods of textile printing kasi it is handmade. Okay? Mm-hmm. Sa Turkmen Keteni naman, this is the homespun silk fabric of Turkmenistan. So, ang prominent color niya ay red, which according to national beliefs, possesses magical properties and protects from malicious forces. And then syempre yung red, kaya gusto daw nila kasi masaya siya na color. Okay. So yun yung distinguishing feature niya, yung color red. And then yung sherdak naman of Kyrgyzstan, this is a stitch and often colorful felt covering, usually handmade. It is designed in an inlaid patchwork with highly contrasting colors. Okay? So yun yung mga textile fabrics ng Central Asia. Okay? So ikumpara natin sila sa textile fabric or textile dito sa Philippines, Tutor Walter. All right. So of course we have inabel of Ilocos, no. So kung mapapansin niyo dito sa larawan, parang it look like familiar, no. Inabel fabric is made of cotton, no, and maybe plain or patterned. Pwedeng katulad netong nasa gitna, plain lang siya, no. And pwede din siyang pattern designs, no, katulad netong nasa baba, no, na may parang disenyong pinya and geometric patterns naman dito sa itaas. It is well known and much loved for its softness, beautiful designs, and strength. Syempre, matibay din. Alam naman natin, tayo mga Pilipino, no, gusto natin ng mga quality, no, the kalidad ng mga fabric na ginagamit natin for our everyday lives. And of course, we have pinya cloth, no? Pag sinabi natin pinya cloth, it is actually a luxurious fabric, softer than hemp and glossy like silk. No, kadalasan ito, ginagamit ito sa mga barong, sa mga damit pangkasal. Pilipinana, opo, pangkasal, ayan. Fibers used to make pinya cloth come from the mature leaves of the red Bisaya pineapple plant. So kaya naman talaga siya tinawag na pinya cloth, eh kasi nga gawa na sa dahon ng pinya. Pinya. Alright? Next, we have Maranao Malong. No, the malong is a large wrap around tubular garment used by the Maranao and Maguindanao from southern Philippines. Okay, saan gawa? Sa Maguindanao from southern part of the Philippines. Alright, next we have next. Tinalak of Tibuli. Okay, so pag sinabi natin tinalak, cloth or hand-woven from abaca fibers. Okay? So kung kanina yung pinya cloth ay mula sa dahon ng pinya, ang tinalak naman ay hand-woven
na mula naman ayan, sa abaca fibers. Fiber. So it has three primary colors daw. Ano-ano yun? We have red, we have black, and the original color ng dahon ng abaca leaf. Dahon ng abaca leaves. Dahon ng abaca. Then usually, tutor, kinukulayan siya sa pamamagitan ng pagpapakulo ng mga dahon, mga bark, ng mga puno para magkaroon ng kulay. At yun yung ginagamit nilang pang dye sa mga fibers ng abaca. Okay? Sorry. So continue, tutor. All right. So tinala ko, Tibuli, that is the traditional female weavers are known as dream weavers. Okay? Do not forget this information. Because the pattern of the tinala cloth is inspired by their dreams. Okay? Yung traditional female weavers daw ng tinalak ay tinatawag nilang dream weavers. Simply because yung mga disenyo ng kanilang tinalak ay mula sa kanilang mga dreams. Kaya tinawag silang dream weavers. Alright? Okay, so let's thank proceed you. To Annette for wood Moving carving. Moving on, we go to the wood carving in Tajikistan. So meron din sila, actually nabanggit na rin natin ito, ito yung kandakori. So yung tawag sa mga artisans, so yung mga wood carvers nila ay kandakori. Kaya meron silang tinatawag na kandakori wood carving. So it is an important in Tajikistan, art of decorative carving is very important with them. So, iba't ibang klase ng mga wood ang ginagamit nila to make these different wood carvings as decorative features sa kanilang mga bahay, sa mga buildings, and okay? And then, samantalang dito sa Pilipinas, meron din tayong wood carving. Ito yung matatagpuan ang sikat na wood carving of Laguna, which is in Paete, Laguna. It's known for its generation of skilled artisans and their wood carvings, from life-size statues of saints to miniature sculptures and wall hangings. So, syempre, hindi magpapaiwan ng Pilipinas dyan, di ba? Kasi marami tayong mga magagaling din na mga wood carvers, lalo na sa Paete, Laguna. Okay? Next, meron tayong mga tinatawag na petroglyphs. Okay, ang mga petroglyphs, ito yung mga rock art or rock, mga sinaunang rock art. Okay? Na matatagpuan sa mga kuweba, sa mga, yan. So, petroglyphs, the themes of Kazakh's petroglyphs or rock art are diverse, such as human figures, animals, horsemen and scenes of daily life, ritual dances, sun-headed deities, multi-figured compositions like hunting. So, katulad mo na nakikita natin sa pictures, we see figures of people, of animals. Okay, so yan po ay gawa ng mga ninuno ng mga Kazakh people. Okay? Samantalang dito sa sa Pilipinas, hindi rin tayo magpapaiwan dyan kasi sa Angono, Rizal, meron tayong natagpuan na petroglyphs doon. Ito ay, it consists of 127 humans and animal figures engraved on the rock wall. So, ang petroglyphs, sinatawag din kasi siyang rock engravings. Okay? So, with use of ancient tools, nag-ukit sila ng mga figures na yan sa wall ng kuweba. Okay? So, it is also known as the oldest known work art in the, a work of art in the Philippines. Katulad na nakikita nyo sa picture. Okay, so yun yung hanggang dyan yung sa Central Asia. We proceed tutor sa West Asia and the Philippines. All right. So let's proceed with West Asia and Philippines. So let's talk about the Persian rug or Iranian carpet. No. A heavy textile made for a wide variety of utilitarian and symbolic purposes. So hindi siya ginamit para maging tawag dito maging basahan lang or maging palamuti lang, no. Ito ay ginamit kasi talagang gamit na gamit, ano? Sa kanila, no? And of course, it has symbolic purposes, no? So made with all natural wools, silk and vegetable dyes, katulad ng sinabi kanina na tutor Annette, they are using dyes from the leaves of different plants, no, para makakuha ng iba't ibang magagandang kulay, and also common Persian patterns and motifs such as floral, ayan, mapapansin nyo dito, it has something to do with floral,
geometrical or tribal. Okay. Pattern. Next. Okay. We have Banig from Pasay Samar. Okay. It is a hand-woven mat usually used for sleeping and sitting. May iba pa bang gamit yung banig bukod sa ginagamit sa pantulog at ginagamit sa pag-upo? No? So mostly produced in Pasay Samar, okay? So it is made of buri, no? Palm, pandanus or seagrass leaves, no? Mm-hmm. So it has something to do with banig. Ayun, napakaano na, napaka-common na ng banig para sa atin. Okay? Karagdagan tutor, hindi siya katulad ng Persian rug o ng ibang mga carpets sa Central Asia, 'di ba? Kasi ito gawa siya sa dahon, samantalang yung mga pinroduce ng mga carpets or carpets na pinapakita sa West, South, and Central Asia, they are usually made from cotton, okay, also from wool, yan. Pero ito, ang similarities, woven din kasi siya. But in this case, ang gamit ay pandanus or seagrass leaves o yung buri palm. And then ang sinasabi nga, ang banig, ito hindi lang ginagamit ngayon as banig kasi pwedeng gawin yung material ngayon na yan para sa mga tsinelas, sa pamaypay. So, marami siyang gamit dito sa atin sa Pilipinas. So, I think hanggang dun yung ating topic, tutor, kasi napakita natin ang halimbawa ng mga common and commonalities and differences ng works of art or arts and craft ng South, Central, and West Asia with the Philippine arts and craft. So, I hope may natutunan ang ating mga estudyante ngayong araw na to, considering eto na rin pala yung last meeting natin for the third quarter. Kasi sa susunod na pagkikita natin is nasa fourth quarter topic na tayo. So, katulad nga sabi ni Tutor Martin and Tutor Diana kanina, ang bilis lang talaga ng mga araw, di ba? Patapos na tayo. So, since natapos na tayo sa discussion, let's proceed to the post-test. Okay. Alright. Tingnan natin kung may difference yung kanilang mga sagot kanina. Kung may nagamali kanina, tingnan natin kung may tatama na sila ngayon. So, let's proceed, Tutor Walter. Alright. So, all you have to do is to check. Choose the correct, answer. Nakita ko kasi si ano eh, si Tutor Joe andyan. Oh, si Tutor Joan. Shout out kay Tutor Joan. All you have to do is to choose the correct answer. For number one, it is a rock art from Central Asia. Ayun o, grabe Tutor. Ang dami na, may mga excited na sumagot. And I think correct naman sila. So, punta na tayo sa correct answer. Tingnan lang natin. The correct answer is letter A. Very good. Letter A. Okay, next. We go to number two. Homespun silk fabric of Turkmenistan. So A, Inabel, B, Keteni, C, Malong, D, Pinya fabric. Anong sagot natin mga students? Okay, let's see kung tamang inyong sagot. Ito po ay letter B, Keteni. Okay. Ayan. Next tutor. Tama si Beverly. Ayan, si Beverly, tama. Okay. So let's number go to number three, tutor. It is a hand-woven mat produced in Pasay Samar. Alright? So, it is usually used for sleeping and sitting. Sabi nga ni Tutor Annette, ginagamit din siya bilang materyales sa paggawa ng pamaypay, ng chinelas, ng sombrero, at ibang mga handicraft product. Okay, so ano sagot natin? So, parang tama si Beverly, and this is letter A. So, number three, which is banig. Okay, so maraming mga personal si Chloe, ganun din. Number four, a large wraparound tubular garment used by the Maranao and Maguindanao from southern Philippines. A, Keteni, B, Malong, C, Tenalak, D, Sherdak. So, ang sagot po natin, Chutis, ay letter B. So, tama ulit si Beverlyn. So, this is Malong. Okay. Next, we go to number five, Tutor. Tutor Walter. All right, number five. The preserver and protector of the universe. A, Brahma. B, Shiva. C, Vishnu. Or letter D, Bathala.
Alright, okay. Number five, should thou I the preserver and protector of the universe? A, Brahma, okay, B, Shiva, C, Vishnu, or letter D, Bhana. Alright? Si Beverly, and the answer is, okay, meron na. So the answer is letter C, Vishnu. Thank you so much, okay. Chloe and Beverly. You got it right. Okay. Alright, thank you so much. Mm-hmm. Siyempre, Tutor Annette, no, ang kanilang feedback ay napakalaga. All you have to do is to scan this QR code para makapagbigay ng inyong feedback, suggestions patungkol sa ating online tutorial para sa Music and Arts 8. Muli pa ito, okay, po si Tutor Walter na nagsasabing kung ang module mo ay hindi natapos sa tulong ng ETUlay ating ETUtuloy, Tutor Annette. Okay, and ito rin po uli si Tutor Annette mula sa SDO Las Piñas. Okay. Na nagsasabing edukasyon ay mahalaga. So kung sa pandemya kayo ay nahihirapan, nandito ang ETUlay para kayo ay tulungan at gabayan. So see you on our next session. Thank you, Tutor Walter. Paalam. Okay, thank paalam you so po. Much, okay, see you next time. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ETUlay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!